Let's Vault! Vault S5, Gundam, Dragon Ball, Ghost Fighter, Sailor Moon. Ilan lang sila sa mga palabas na maituturing nating bahagi ng ating masayang kabataan. Sino nga naman ang hindi sumubaybay sa mga anime? Sa mga laruan, damit, school supplies ay naroon ng mga anime characters. Maging ang mga soundtrack na hindi naman naiintindihan ay alam ng mga fanatic nito. Kuya, magbigay ka nga ng anime shows na tumatak sa'yo. What is vibe? Alam mo ba yung soundtrack nun? Bigyan mo nga kami ng sample. タタ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 
Ang pagsubaybay at pagtangkilik sa mga anime ay hindi lamang pangbata. Pagkat pati ang mga teenagers at matatanda ay ginagawa itong libangan. Meron ng mga hobby shops na nagtitinda ng mga bagay patungkol sa anime. May mga sumasali sa fans club at meron din namang mga nangongolekta ng action figures, soundtracks, DVD collections, stuffed toys, comics, at iba pang memorabilia. Pero ngayon, tila may iba pang nakikilalang paraan para ipakita ang pagtangkilik sa anime. At yan ay ang cosplay. Sikat na kultura sa Japan ang cosplaying. Hango sa salitang costume at playing, ang cosplay ay ang pagbibihis at pagsasabuhay ng mga karakter mula sa anime, video games, comics, at mga TV shows. Nagsimula ito nang nauso ang live action versions o ang paggawa ng version ng anime kung saan totoong tao ang gumaganap sa mga karakter nito. Sa pagsasabuhay ng mga katangian, kasuotan, at hairstyles ng mga karakter, marami ang nahumaling at mula noon ay nasama na sa kultura at fashion ng mga Hapon ang pagbibihis anime. Pati mga Filipino fans ng anime ay nagsimula na ring i-adapt ang malikhaing parang ito. Maraming Japanese conventions dito sa Pilipinas at hindi mawawala sa mga palabas at pagtitipon ang cosplaying. Sa katunayan nga, meron na ngang cosplay museum dito sa Pilipinas. Tinatayang nagsimula ang cosplaying sa Pilipinas noong 1998 sa isang event ng Universidad ng Pilipinas na Anime at Arty. Mula noon ay umusbong ang cosplaying bilang isang libangan para sa mga anime enthusiasts. Konnichiwa! Watashi wa anime-chan! Since I was a kid, mahilig na talaga ako sa mga anime. Sailor Moon, Dragon Ball Z. Tapos, nung high school ako, sinasama niya ako ng kapatid ko, tsaka nung papa ko sa mga convention. Doon ko unang nalaman yung cosplay. May mga nakita ko mga tao na naka-costumes. Since that day, para sinabi ko na sa sarili ko na, sana pagtanda ko, gusto ko rin maging katulad nila. Gusto ko rin mag-cosplay. Parang naging dream ko na yon. Marami na rin ako mga na-cosplay ng mga characters. Siguro more or less 20 na rin. Mapa-anime, movies, novels, or online games man. Andyan na yung si Mi sa ama ni ng Death Note, Rinoa ng Final Fantasy, Chicho Beats, Ino ng Naruto, Yuriko ng Red Alert 3, Hermione ng Harry Potter, Ironette ng Iron Man, at yung isa sa favorite ko, si Tifa Lockhart, kung saan nanalo ako ng Best Female Cosplayer sa Otaku Kingdom noong 2009. Mula sa costume hanggang sa props, kuhang-kuha ni Belle ang itsura ng mga anime na kanyang ginagaya. Tingin pa lang ay mukhang mabusisi at pinag-isipan talaga ang paggawa sa mga costumes na ito.
sa pagpili ng tamang character na babagay sa cosplay para sa iyo, una, kailangan gustong-gusto mo muna yung character na iko-cosplay mo. Pangalawa, kailangan kilala mo din yung character na iko-cosplay mo. Dapat mag-research ka muna kung ano yung mga characteristic niya o kaya panoorin mo yung anime series na yon. Pangatlo naman, kailangan kahit pa paano may similarities or pagkakawig sa'yo mapa-physical man or sa personality ng character na yon. Yung mga simpleng costumes, ako na mismo yung nananahe. Pati ako na rin gumagawa ng props. Hindi totoo yung sinasabi nila na kailangan mong maging mayaman para lang makapag-cosplay ka. Naniniwala ako na hindi lang sa pabonggahan ng costumes, kundi sa characterization or tama pagpo-portray ng character ang totoong pagko-cosplay. Sa presyo naman na naka-cosplay ko, maniniwala ka ba na mayroong costumes na galing lang mismo sa cabinet ko, yung normal kong sinusuot? Kasi nasa pagdadala naman ng character na yun eh. Tsaka yung pinakamahal siguro 1,300 or 1,500. Yun na yung pinakamahal ko. Sobrang worth it naman yung ginagastos ko kahit na nagtitipid ako sa allowance ko. Worth it kasi makita mo na yung costumes mo. Nandun yung excitement.